Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang issue na pagpapalit po nitong si Kuya Jose at Kuya Wally ng kani-kanilang mga management. Okay? Ito pong management na ito ay kilalang kilala na may kinalaman po ano pagdating po sa mga komisyon dito po sa Itbulaga at sa EAT. Bakit nga ba nagpalit ng management si Kuya Jose at saka si Kuya Wally? Ito po yung may kinalaman sa sinasabi ng mga netizens na nakikisimpatya sila sa ginagawa ng EAT at ng iba pang team ng Sarsuela kay Maine at kay Alden. Habang pati si Kuya Bitoy ay ganun din. Kilala nyo naman kung sino si Bitoy, di ba? Si Michael V. Ay ganun din dahil matagal na po siyang iniimbitahan ng EAT pero hindi po siya pumupunta rito. Bagkos siya po ay nakita recently dito naman po sa It's Showtime. Bakit nga ba mas pinili ng isang Michael B na nadalawin ang It's Showtime compared doon sa EAT na may history na rin naman ano na nakasama rin naman ni Kuya Michael B, ni Kuya Bitoy ano dito po sa Itbulaga itong TVJ. Diba? At syempre hindi rin mawawala ang talagang mainit na mainit sa social media ngayon na ginawang papagalit ano dito po kay Maine Mendoza dahil po sa kanyang pinagagawa dito po online na maihahalin tulad at maikokonekta na naman kay Alden Richards. Lahat po yan pag-uusapan natin ano. At bago nga tayo magpatuloy, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden. Kung marami pa kayong kilalang mga Alden fans na hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, nako, na panginihintay ninyo. Sabihan nyo na po sila na magsama-sama tayo rito sa ating channel para nang sa gayon, ano, hindi tayo makakamiss ng mga kaganapan kina Maine at kay Alden sa ating araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, naririto mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Ito lamang, ano, unahin natin ang naging komento nitong si Miss Doris Datupan. Sabi niya rito, yes, Mr. Pinas, 100%. TVJ ang pinariringan ni Tisoy. You can't blame him uttering those words, ano, kung tayo ngang mga fans lang ano eh nanggigigil. Siya pa kaya no na ang asawa niya mismo ang hinahain nila sa Sarsuela. After all, wala namang rason para manahimik na lang siya, 'di ba? Sa mga pinagagawa nila, di na rin naman na siya part ng show nila, 'di ba? Magkaiba na sila ng network. Now is the right time to fight against their lies. Good for Menggay na kahit hindi nagsasalita, ano, may sarili siyang paraan, kulang na lang ipagsigawan niya na walang honeymoon na naganap. Dahil sa hobby naman talaga ang kasama niya, no, in the US at hindi si User Panot. Feeling ko matagal nang nandito sa Pinas si Baby Girl. Di lang siya pinapasok ano para palabasin na nasa honeymoon ko no. Diyos ng baha mahabagin ano. Kaya tatanda na eh nagsisinungaling pa. Forgive me Lord ano na wala nang respeto ko sa kanila. Naturingan pa namang mambabatas no si Tito Sen ano. Ano nangyari? Pera-pera lang ba tayo? 'Di ba? Kinalimutan na nila ang isang Alden. Well, hindi ko po masisisi na hindi lang po kayo kundi yung iba pang netizens, ganyan po yung tingin ano sa TVJ dahil nga po sa mga pinagagawa nila. And we have the same feelings po na pakiramdam ko rin matagal na pong si Maine Mendoza ay nandito at pina-absent na lamang muna ng EAT para po mailargan nila ang kanilang Sarsuela. At para naman po sa ikalawa nating komento, ito naman po yung mula kay Mrs. Zenaida Dakatulong, ano? Mrs. Zeda,
Zenaida Katulong. Ang sabi niya rito, di na nga ako nanonood kahit andyan pa si May, nakakainis, walang pakialam ang sa Aldab Nation na yung si Mina, no, mahalaga na sa kanya ng sarsuela nila ng TVJ at nila Panota, no, for the love raw para magkatrabaho si Alden. May partner kung kani-kaninong babae nagsimula na, 'di ba, na sa magpakailanman o well, nagigits ko yung punto de vista ninyo, Miss Zenaida Katulong, ano? Dahil totoo naman po yung nakita natin, ano, na itong si Alden Richards ay pinapares na po kung kani-kaninong babaeng artista, starlets, no? Dahil nga po sa pagkakataon na ito, maraming galit kay Maine ngayon, maraming naawa kay Alden, kaya mas kakagatin ng tao ang kahit na sino pang ipartner kay Alden. At para naman po sa ikatlo nating komento, ito naman po ay mula kay Miss Arceli Doloricon. Sabi niya rito, alam mo Mr. Pinas, obvious ang galawan ng tatlong matatanda. Diba? Bakit dapat bang magmano si Maine sa mga ninong niya kuno on national television at live pa? Maging matalino po tayong manonood. Siyempre, pagdating mo pa lang sa studio, diba? Eh, magbe-bless ka na. Magbe-bless ka na sa kanila. Pero bakit kailangan na ipakita sa mga manonood ang pag-bless ni Maine sa mga ninong niya? Diba? Kung talagang totoo ang mga pinagagawa nila, pwede ko bang sabihin na sobra ang paggamit nila kay Maine? Sige lang, ano? Sige lang naman, ano? Dahil sunod din, ano, kahit mali na. Well, sa totoo lang, Miss Arceli Doloricon, hindi ko po pwedeng ipaglaban. Hindi ko po pwedeng burahin sa isipan ng mga netizens, ano, yung iba't ibang point of view na nakikita nila for Maine Mendoza. Sa totoo lang po kasi, ito ho, ano, sasabihin ko po sa inyo, ang dami hong nagalit kay Maine. Totoo naman yun, dahil nga sumakay sa sarsuela. Yan ho yung nangingibabaw na pakiramdam ng napakaraming netizens dahil po sa sarsuelang ito. Pero hindi pa rin po ako nawawala ng pag-asa na alam nating lahat, ano, na Maine Mendoza is doing these things because of a certain goal, di ba? A certain objective. Kung ano man yung goal nilang dalawa ni Alden Richards para mangyari mga bagay na ito, makakaasa po kayo na masakit man, ano, sa iba, eh, nandito po tayo for Maine and Alden. At para naman po sa sentro ng ating mga updates, ano, ito na nga. Ito nga pong si Kuya Wally at saka si Kuya Jose Manalo ay napabalita nga pong nagpalit, ano, ng kanilang manager. Bakit nga ba? Kasi ang former manager po nila, eh, kilalang kilala po, no, na napakalaki po ng kinikita dahil po sa talentong meron si Kuya Wally at saka si Kuya Jose. Ito po ay may connection, no, itong manager na ito ay may connection sa EAT, ganoon na rin po sa Itbulaga, di ba? At kaya naman ewan ko, no, kung sinong nag-udyok kay Kuya Wally at saka kay Kuya Jose na magpalit na ng kanilang manager dahil nga naman siguro usaping pera na rin na naman, ano? Pero maraming nagsasabi na mga netizens na nakikisimpatsa lang itong si Jose at saka si Wally, no? Dito po kay Maine at kay Alden. Bakit po nakikisimpatsa? Dahil gusto nila na mawala na po ng kita pa yung iba pang mga taong may kinalaman sa EAT. Okay? Well, that's your point and I respect that. At naidikit din po nila, no, ito na pong matagal na imbitasyon kay Kuya Bitoy, kay Michael V. Matagal na po siyang iniimbita ng EAT, pero mas pinili nga nitong si Michael V na bisitahin ang It's Showtime instead of visiting EAT. Bakit kanyo? Diba? Eh, bagay na bagay naman po dyan na gawin nating logic, no, yung mga naunang double cards na iniwanan ng Itbulaga. Bakit ba nila iniwanan ng Itbulaga? Ito po yung may kinalaman sa tinatawag nating sarsuela, no? Sarsuela na hindi na po maatim ng kani-kanilang mga sikmura. At bago nga tayo magpatuloy pa, no, isa rin po sa ating pag-uusapan ngayong gabi, ito pong ginawa nilang kung ano-anong mensahe para kay Maine Mendoza. Dahil nakita naman po natin, ano, nung binasag ni Maine Mendoza ang kanilang sarsuela, di ba? Sarsuela nitong kampo nila Panot na isang buwan daw dapat hanggang ngayon, nasa ibang bansa pa rin sila, at 29 nga raw
27 to 29 matatapos ang kanilang bakasyon, pero napakaagang nagpakita ni Maine Mendoza sa publiko para basagin ang mga sarswelang kumakalat sa social media. Kaya naman ang mga tao sa social media ay hindi na po mapigilan sa pagsasalita. Napagsabihan po ng mga toxic Mainers at mga Armin fans si Maine Mendoza na huwag ipakita ang kanyang corgi. Okay, ito po yung recently na pinakikitang aso rin ni Alden Richards sa pares ng lahi. Bakit po ba bawal ipakita ni Maine yung ganung bagay? Dahil nakita rin ito kay Alden Richards. Kung hindi man yun yung eksaktong aso, well, pares sa pares naman po ng lahi nito. Anong pinagkaiba dahil anong kinalaman nito? Dahil po sila ay napaka-sensitive at ayaw na po nilang isipin pa ng ibang tao noon na si Maine Mendoza at Alden Richards ay may ugnayan pa rin. Okay? Kaya napagsabihan si Maine Mendoza. Pero sino ba naman kayo para pagsabihan ng isang Maine Mendoza? Hindi nyo po siya nabili. Okay? Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.